record, no, itong ating lecture for those who are not yet around para makahabol sila dun sa ating magiging discussion for today. No? So as we discussed last time, the very first step in doing a research paper is identification of topic. You need to have a topic. And when you say topics, that is synonymous to variable or terms, no? And these variables are further categorized into two, independent and dependent variables. In our last meeting, I gave examples of how will you be able to contextualize the independent and dependent variables. That's why for most of you, you were able to upload your independent and dependent variables already in our GC, right? So just in case you already have your independent and dependent variable, more or less, you already have this what we call conceptual framework. Can you see my screen, please? Yes, doc. Good. If, for example, your independent variable is organizational culture. This is your independent variable. And your dependent variable is employees' morale. Parang you're thinking that the morale of the employees is dependent on the culture of the organization. No? So your independent variable again is organizational culture. Usually nilalagay niyo sa task yan ng heading. Independent variable. Ayan. So meron kang heading sa taas. Of course, sa mga researchers, automatic na yan. Alam na nila kagad yan na ito ay independent variable. But for the purpose of discussion, lalagyan ko, no? Para mas makuha nyo. Alright, dependent variable. Alright, so yan. So you now have the IV and DV. So when you further improve the presentation of your IV and DV, ganito yung magiging kalalabasan niya. No? At kinulayan ko lang ng green, pero pwede namang pure white lang to. At yung arrow, pwede namang straight arrow, tapos merong straight arrow, and then may arrowhead. No? Tinwist ko lang, but of course you can make it straight towards your dependent variable. So again, bear in mind that your independent variable, if you are looking at the screen, is found on the left side of your paper, no? And the dependent variable is found on the right side of your paper. Hindi sila pwedeng magkabaligtad. Dito lang sa research, hindi pwede ang baligtaran. Sa iba, pwede kang bumaligtad. No? Pero dito, hindi ka pwede yung bumaligtad. Pag sinabing IV, nasa left siya, at pag sinabing DV, ay nasa right siya. Hindi rin pwede na yung arrow mo, papunta kung saan-saan. It's always pointing towards the dependent variable. The arrowhead, must always be pointed towards dependent variable. Again, yung baligtaran dito, hindi rin po pwede. Hindi applicable. Kaya, binigyan ko na kayo ng actual picture or actual example so that when you write your output, kasi write shop nga tayo ngayon, di ba? When you write your output, meron na kayong mailalagay. Alam niyo na kung paano siya isusulat. Itong araw na to, tinwist ko lang ng konti. Medyo pinaakyat ko lang ng ganun. Pero pwede mo naman diretso lang yan, straight line. No? Huwag lang magpapaikot-ikot. No? Hindi pwede makita rito sa taas, makita rito sa baba. Usually, nandyan lang yan sa in-between. In-between the two variables. Alright? So, that will now be your
Kung sa GC natin, tinap nyo lang IV, and then tinap nyo yung variable, DV, tinap nyo yung variable. This time, you need to come up with a box. And this is an example of an IV-DV model, or what we call conceptual model of the study. Clear po ba sa lahat? Paki-thumbs up nga po ng emoticons ninyo kung ito ay clear. Para makita ko kung naiintindihan. Ayan, marami nag-thumbs up. Ayan. Mukhang marami ang ano, may buhay pa ang thumb. Alright. Sige. So why do we need to establish this topic? Because this will now be the basis of everything. The basis of everything. First is, this will be the basis in looking for your related literature. Nakuha niyo po ba? This will be your independent and dependent variables are going to be the basis in searching, in looking for related literature. Ibig sabihin, hindi kayo maghahanap ng literature that are not related with organizational culture and employees' morale. Kasi yun ang napili ninyong variables. Nothing more, nothing less. Julius, imute mo na kita para hindi ko naririnig yung kalampag mo. Alright, okay, sige. So, the beauty in the beauty of reviewing the literature is that you may be led to an instrument or data gathering tool that will lead you to the assessment of your variable or of the assessment of the organizational culture. Example, saan ko nakuha itong participation, respect for individual, attitude to risk, action orientation, trust, openness, and power distance. Saan ko nakuha itong mga tinatawag nating sub-variable? By the way, organizational culture is your main independent variable, and there are sub-variables under the main independent variable. No? So what is the takeaway? What is the lesson? For every box, you will only put one main variable. One main variable. If you have another variable, then you need to create another box. Nagkataon lang na mukhang marami ito kasi these are already what we call sub. Ibig sabihin, under siya. Ibig sabihin, now, for you to be able to measure organizational culture, these are the indicators of organizational culture according to literature. Again, going back to literature, the beauty of reviewing the literature is that the body of literature can already give you an instrument, another term for that is data gathering tool, or simply questionnaire. So, saan ko nakuha itong mga yung mga sub-variables na to? Nandun siya sa questionnaire. Kaya mahalaga na maghahanap talaga kayo muna ng literature. At para masabi ninyo na doable yung study ninyo, meron dapat kayong instrument na nakuha. Meron kayo dapat na questionnaire na nakuha. So itong dalawang variables na to, before napili ito, after reviewing the literature, nakakuha na ng instrument, ng questionnaire. Kaya doable siya. And we call it conceptual model of the study. So ito ngayon na magiging basis ng lahat. Unahin ko na sa pagre-review ng literature. Siya ang magiging basis ng review ng literature. Yan ang hahanapin ninyo sa EBSCO or DOAJ or
Directory of Open Access Journal, DOAJ. Directory of Open Access Journal. Yun kasi, pag sinabing open access, hindi mo kailangan ng ID and password. Kaya nga open access siya eh. Pero isang ibibigay ko sa inyo, yung EBSCO, yun ang merong ID and password. Ibibigay ko sa inyo later on. Alright? Sige. And then, if for example, you were able to download articles about 50, and then you read the findings, di ba sabi natin, findings ang hahanapin. Bakit? Ano bang meron sa findings? Anong kailangan natin? If you still recall, ano ba ang meron sa findings? Anong hinahanap natin sa findings? Para malaman natin na siya ay doable or not. Ibig sabihin, pwede siyang gawa ng research or hindi. Ano ba ang hinahanap natin sa findings na yan? Somebody? Anyone? Blind spot or blank spot? Blank. Very good. Ibig sabihin, if you see a blind spot, there are conflicting findings related to organizational culture and employees' morale. Halimbawa, there are 30 articles who said that organizational culture can affect the employees' morale. Ibig sabihin, habang gumaganda ang organizational culture, tumataas din ang employees' morale. Bawa lang, no? There are 30 authors. However, out of 50, there were 20 authors or research papers who found out that organizational culture does not in any way affect the morale of the employees. So meron tinatawag na conflicting studies. Researches, findings, conflicting findings or contradicting findings. Ang tawag doon ay blind spot. Yung blank spot na sinasabi ni Madam Sakdalan, kapag wala kang nakita na literature, ang tawag doon ay blank spot. Pero kapag marami, ang tawag doon ay, at nagkokontrahan sila, ang tawag doon ay blind spot. Maliwanag po ba? So that is the purpose why you need to read the literature to look for a blind spot or a blank spot. Kaya dalawa ibibigay ko sa inyong sites. DOAJ or type nyo lang sa Google, Directory of Open Access Journals. At saka yung isa, EBSCOhost. EBSCO. Doon, dalawang website lang doon ha. DOAJ at saka EBSCO post. O baka may iba ka pang website na puntahan. Para sa articles. Kasi marami nakakalat na articles sa Google. But some of them are not credible. Because they are not, they do not have certain level of credibility. Maliwanag po ba yung yung IBDB? Any clarifications? So ibig sabihin, pag nag-review ka ng literature, doon mo makikita itong mga sub-variables na to. No? Pwede ka na magkaroon ng sub-variables. So initially, parang ganito lang yan. Initially, ito lang nakalagay sa IB mo, organizational culture, yung main variable, and employees' morale. Pero while you review the literature, pwede kang bigyan ng sample instrument. Or, pag nakuha mo yung article, may email address yun. Pwede mong i-email ngayon yung author and you will ask that his instrument be sent to you kasi gagamitin mo siya for your research paper. Kasi usually may bayad yan. Pero pwede kang magpaawa effect. No? Sabi mo na, Dear author, kung ano man ang pangalan, I am, pwede mo sabihin na, I am
Mr. Don Edward Santos, and I'm a researcher from the Philippines, taking up Master in Public Administration in the Graduate School Department. Right now, my family is suffering from financial problem, and I have 3 children already, and I am buying dozens of milk for my babies. Parang ganon. And I'm only earning 12,000 a month. Mga ganon. Paawa ka na yun. Paawa ka lang. O, di after mo magmaalaala mo kaya, dugtungan mo lang, along that line, may I respectfully request for a free questionnaire that you utilized in your study. Hoping for your positive response. Thank you. Ganun lang. Paawa ka lang. So pag yun ay pinadala sa iyo ng libre, swerte mo, naawa siya sa iyo. Kasi kapag yan ay dinownload mo, minsan yung mga bayad yan, dollars. Dollars ang pinang charge nila dyan. So pwede yung gawin yun. So another value of your independent variable and dependent variable, you can now come up with the major and specific problem. Ito yun. Ito na. So gagawa ka na ngayon ng statement of the problem. No? So ganito yan ha. Ganito ang pag-create ng major problem or the major issue or major problem of this study. At teka lang ha, parang may kumakaluskus ulit. Mag-unmute lang ako. Michelle, mukha naglilinis ka ng CR. Ah, naririnig ko, may brush ako naririnig. Okay, unmute mo na kita. Alright. So, pwede mo sabihin dito na the major issue or the major problem of the study is to determine the organizational culture of public institution and its influence on employees' morale. At tingnan nyo, ito yung independent variable ninyo. Kita nyo ba? Ay, sorry. Yan yung independent variable ninyo. Tapos, makikita nyo rin dyan yung inyong dependent variable. O, di ba? Hinighlight ko na. Kita nyo ba? Yes or no? Yes, no. Okay, good. So that is your major problem. Kasi when you say statement of the problem, there are 2, major or minor. Major and specific problems, no? So pwede mo sabihin na, specifically, this study will seek to answer the following questions. O, syempre, mula dito sa figure na to, ilang figures ang nakikita ninyo? Ay, magbibilang lang kayo ha. Ilang figures ang nakikita nyo? 7. Figure. Sinabi yung figure, parang ano yan? Either boxes, rectangle, square, circle. Pudo. 3. Hello. 3 po do. 3. Ayun, 3. Very good. Ang galing naman. Parte yung bumalik sa elementary na. Ah, sige. So you will notice that there are 3 figures. 1 is independent variable. 2 is dependent variable. And the 3rd is the arrow. So simple, bakit ka binibilang yon para hindi kayo maligaw? You can come up with how many possible specific problems? How many? 3. Ang galing naman, kahit wala akong tip na binibigay, nakakasagot. You can come up with 3 possible specific questions. Paano pagkakasunod-sunod? Uunahin muna dapat ang independent variable. Pangalawa, dependent variable. Pangatlo, yung arrow. So kaya meron kang possible na 3 specific questions na pwedeng mabuo mula sa figure na yan. Asampulan ko kayo. Number 1,
How may the organizational culture of public institutions be described in terms of 1.1, participation, 1.2, respect for individual, 1.3, attitude to risk, 1.4, action orientation, 1.5, trust, 1.6, openness, and 1.7, power distance. So meron ka ng first specific question. Maliwanag po ba yun? Thumbs up nga po kung maliwanag kung na-state ang problem number one. Kasi kayo ay magra-right shop. Ibig sabihin kung ano itinuro ko ngayon, gagayahin ninyo. Ayan, meron ako nakita ng 1, 2, 3, 4, 5. Yung iba, hindi nagka-thumbs up. O, oh, sige. Okay po, Doc. Ah, meron. Ah, sige. Okay po. O, oh, sige. All right, so that is your first specific question. Your second specific question, it should be about the dependent variable. It should be about the dependent variable. Sampulan ko kayo, pwede mo sabihin na, what is the level of employees' morale in public institutions? What is the level of employees' morale in public institutions? Bakit ko sinasabi laging public institution? Di ba kaka-attend nyo lang ng Data Privacy Act last time? Umattend ba kayo ng discussion ni Attorney Kaela ng Data Privacy? Yes, sir. Yun. We should not share personal and sensitive information. Yung pagpapangalan sa mga organizations, sa mga institutions, hindi allowed yun. No? Kaya ininame lang natin siya na public institutions. I-decode lang natin siya. Hindi siya pwedeng ma-identify in your research paper. And number three, since may arrow yan, yung arrow na yan, ang meaning niyan, tatlo. Tatlong meaning. Either influence or effects or impact. So pag gumamit kayo ng arrow, tatlo lang ang pagpipilian yung term. Influence, effect, impact. In yung arrow na yan, kung yung IV ninyo is, again, ilan nga ulit yung pwede nating ipasok na variable sa isang box? Usapan natin kanina, ilan lang ang pwedeng main variable? Yeah. Ha? One only, sir. One only, ang galing naman. So we call this as univariable question. Kasi isa lang. Independent variable, ilan nga ulit lang sa isang box? Ilan? Seven. One lang din. So yun. So pwede kang pwede mo na siyang tawagin na univariable question. Yung question na, what is the level of employees' morale in public institutions is what we call univariable question. But kung sinasabi yung univariable, kasi we also have bivariable questions. Pag sinabing bi, ilan yun? Tudo. Dalawa. Dalawa po. Ah. So yung arrow na yan ang magbibigay sa'yo ng bivariable question. Example, does organizational culture exert significant influence on employees' morale in public institutions? O yung question na yun, kasama yung dalawang variables, it becomes bivariable question. So you have one univariable, another one
univariable question. And then yung arrow that will serve as your bivariable question. So yun. Ganun ang paggawa ng specific problem. No? So tingnan nyo to. Ayan. So the major issue or the major problem of this study is to determine the organizational culture of public institutions and its influence on employees' morale. Specifically, this study will seek to answer the following questions. Ito yung mga binanggit ko kanina. Tingnan nyo. How may the organizational culture of public institutions be described in terms of the following indicators? 1.1 to 1.7 yan. Saan nanggaling to? Sa IV mo kanina. Number two, what is the level of employees' morale in public institution? Yung number three, yung sinabi ko kanina, pwede yon. Pwede mo rin namang konting i-twist. So pwede kang gumawa ng twist like, which of the following, which of the following organizational culture dimensions, singly or in combination, influence employees' morale? Sabi-sabihin, parang tanong mo, alin dito sa mga pito na sub-indicators ng organizational culture ang nakaka-influence doon sa employees' morale ng natin, ng institution? Kaya naka-enumerate ulit yung 3.1 to 3.7. Kung gusto niyo namang simple lang, pwede mo nang sabihin na does organizational culture of public institutions exert significant influence on employees' morale? O, pwedeng ganun lang. Simple lang. Ayun na, meron ka ng three specific questions. Eh since public administration kayo, pwede nyo dagdagan ng pang-fourth, no? Pwede mo sabihin na, what public management implications may be drawn from the findings of the study? Ibig sabihin, after ng study mo, magdodraw ka ngayon ng mga public management implications or insights or lessons na pwede mong ma-derive mula sa study mo. So ganun ang paggawa ng ano ng IVDV, ng statement of the problem at saka ng title. So ang title mo rito, pwede kong sampulan kayo ng title. Ang pwede niyo maging title dito ay dito na magta-type. Pwedeng organizational culture of public institutions and its influence on employees' morale. Ayun, meron ka ng title. Sama na ko yung title mo sa IVDV. Sa IVDV mo siya nakuha. Ay. Dapat sa taso siya ilalagay. Kaya lang, kaya na, doon na lang muna. Kasi wala akong paglagyan eh. Pero yun ang title mo, no? Yun ang title ng study mo. So pagkakasunod-sunod ng gagawin ninyo ay title muna, ito yung pinakauna, sorry, hindi ko lang mailagay sa taas. Title muna, number one, yan ang first part. Pero hindi nyo lalagay na number one ha. Ang second na gagawin ninyo is yung itong conceptual model. Number two yan, figure one. And then number three, statement of the problem. So yun, meron kayong tatlong i-accomplish for today. No? Meron kayong tatlong i-accomplish for today. First is you're going to develop your title that is based on your IVDV. Second, you present your IVDV which is entitled Figure 1, Conceptual Model of the Study. Third is you need to present the major and specific problem of the study. Any question po?
No question. Yes, please. Yung ano kasi, yung sample nyo, DB yung ano, IB yung ano, yung organizational culture, pwede ba siyang maging dependent variable? Hindi. Sa choice ko? Talagang pang ano lang siya, pang independent variable lang siya? Oo. Kung logic ang pagkaganahin mo, ang moral ng employees ay depende sa culture. Kasi pag sinabing organizational culture, that has something to do also with ano eh, with the leadership of the people, no, of the top management. Pag sinabing culture, kasi syempre, ang culture niyan ang nagbibigay yung top management, yung participation, respect for individual, etc., etc. So this can affect the employee's moral. There are so many reasons why the moral of the employees, yun lang, nagiging technique, nagiging ano na, kung may pang major subject na discussion ko. Dapat to sa mga major subject yung dinidiscuss. But anyway, ang moral kasi ng employees, nakadepende sa maraming factors. Bawa, mataas ang moral mo kapag binavalue ka. Yung ano, yung relationship, yung superior, subordinate relationship, pag maganda yun, mataas ang moral mo. O kaya naman kapag binibigyan ka ng importance doon sa ranking, kapag habang tumataas yung salary grade mo, parang feeling mo tumataas yung moral mo. Yung mga benefits, sinasabing benefit, compensation and benefits. O kaya naman yung mga reward system, yung mga mid-year bonus kung meron man, no? Yung during personal day, binibigyan ka ng mga awards because of your good performances. What I mean to say is that employees' moral is the dependent variable. And there are so many reasons why moral of the employee can be improved. And one of those is organizational culture. Kaya dapat dito, ang importante dito, na maganda ang knowledge ninyo sa public management. Kasi ang tinuturo ko lang ngayon ay research. Kasi pag diniscuss ko pa yung other topics, hindi na sa akin yun. Pang major subjects yun na yun. Methods to eh. Methods ng research eh. No? So, kaya part ng research, actually, ayoko kayong toxicin muna ngayon. Part of research ay meron tinatawag na definition of terms. Meron tinatawag na definition of terms. No, kung saan, doon nyo malalaman kung ano ang meaning, operational definition ng mga terms na ginamit ninyo. No? Tinan mo yung employee's moral, oh? Merong professional loyalty, merong evident commitment, zeal and zest for their activities, attitude towards group values, team effort. So bakit nagkakaroon ng moral? One of the hypotheses is that the employee's moral is affected by the culture of the organization. So kaya dapat dito papasok yung ano niyo, yung inyong logic, papasok dapat dito yung inyong critical thinking kung saan niyo sila ilalagay, whether sa IB or sa DB. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, pwedeng ang baligtaran ay pwede sa bingo, no? Pwede sa loto, yung mga 69, pwede sa edad, pero dito sa research, hindi pwede ang babaligtad. Pwede din po sa tent, Doc. Pwede saan? Sa tent. Sa tent? Tent? Yes, Doc, sa loob ng tent. Bakit? Ay, teka lang. Parang wala akong alam yata sa loob ng tent na yan. Pero dito sa research, yung baligtaran ay hindi allowed. Kapag siya ay IV, dapat conceptualize mo siya as IV. Or para hindi kayo malito, pag sinabing IV, cause, pag sinabing DV, effect. Alangan namang yung moral ang magkaroon ng effect sa organizational culture. Pero kung ang aking IB ay magiging ano, environments of organization and management.
Ano yung IV mo? Dandaan lang, sir, para maintindihan ko. The environment of organization and management. The environment of organization and management. Environment. Parang organization, parang culture din, ano? And then, ang aking magiging DBI, organizational culture. Is it possible? Parang parehas lang yun. Kasi sanay mo kasi environment, that is already the culture. When you say environment of the organization and management, that is already the culture. Okay. Culture yun. Kaya kung culture, palaging independent variable yan. And then ang DB mo, pwede mo sabihin na kung environment, kasi pa sinabing moral environment yan. What is the general environment? Moral. How is the moral of the employees? That's the environment. Parang how is the performance of the employees? Parang work performance, parang ganun. So, meaning to say, what I'm sharing with you is that it is important that you have the critical thinking in analyzing whether the variables are for IV or for DV. No? Ah, sige, may question pa po ba? Sir? Yes. Yung satisfaction of stakeholders po ba, DV ba siya makukonsider? DV siya, DV. Kasi the satisfaction, basta ganito, the satisfaction is dependent on many factors. Pag ganun kagano naisip nyo, palaging DV siya. Kapag yung variable ay sa palagay nyo may nakaka-apekto sa variable na yon, DV siya. Pakuha nyo? Hindi yeah. Siya kaya sir, parang very broad. Kasi yung ginawa kong IV is IT management. Tapos yung DB ko is satisfaction of stakeholders. Okay lang po ba yung satisfaction of stakeholders? Hindi po ba siya masyadong broad? I said, wala ko nakikitang problema. And satisfaction is an example of your dependent variable. Okay. Kung naisip mong broad, paano mo siya ma-specify ang satisfaction? Meron po bang specific sa satisfaction? Okay. Meron pa ba, Sir Alan, na specific sa satisfaction? Actually, yun kasi, Doc, yung pumasok sa akin na satisfaction. Pero parang ang tanong is parang how I will satisfy the stakeholders. Parang ang daming factors na, no? Siguro, i-rephrase mo yung tanong mo, upon reviewing the literature, ano ang sinasabi ng literature ng mga indicators ng satisfy? Hindi yung how will you satisfy the customer? Baka magkaroon ng ano ng ibang connotation. Okay. So siguro kaya nga ang literature importante para ma-avoid ang mga personal nating opinion. Remember that your paper must not be opinionated. That must be based on evidences or research. Kaya nga sabi ko kanina, nung sinabi kong organizational culture, I did not define the organizational culture by myself. I got the dimensions from the literature. Kaya if you will notice, under ng definition of terms ng organizational culture, ayun, meron siyang citation. Ibig sabihin, hindi galing sa iyo. Yung ibig sabihin ng organizational culture. So importante na magbabasa muna kayo, di ba? Di pa naman kayo nagbabasa, di ba? So kasi pinaka-identify ko pa lang naman kayo ng topic, pero magbasa muna. Pero at least, meron na kayo na-identify na topic. So for the meantime, habang nagbabasa kayo, pwede nyo nang buuin to. Ito yung first na ipapagawa ko sa inyo, no? Gawin nyo muna to, IVDB. Yun yung conceptual model. Tapos out of the IVDV, pwede na kayong bumuo ng title. And then pwede na kayong bumuo ng statement of the problem. No? So yun ang pinaka write shop nyo ngayong maghapon. Pambawi ko sa mga ilang gabi na hindi tayo nakapag-meet. Tapos, next submission, ito yung first submission natin for tonight. No? Next submission is your review of literature. O, pwede nyo na sigurong pagsabayin kung gusto nyo after ng statement of the problem,
Lagyan nyo na ng references dito. References. Ibig sabihin, ilalagay ninyo kung ano yung mga nabasa nyo ng literature. Kasi ito, full paper yung nandito sa harap nyo. Hindi ko papagawasan yung full paper. Ano lang muna, maliit na, na portion lang muna ng research paper. Ano yung maliit na portion pero pinaka-importante? Yung IVDV, that is based on title, and then statement of the problem. I'm sorry, baliktad. Title, that is based on IVDV, and statement of the problem that is based on IBDV. Lesson, ang IBDV ang palagi nating basis sa lahat. Kaya kung wala kayo nito, wala kayong uumpisahan. Importante na meron kayong topic, meron kayong variables, independent or dependent variables. Maliwanag po ba yon? Kaya ang next step... No question po. Yes. Doc, kanina nabanggit niyo po yung first po is yung title, and then yung sunod po is yung figure 1, which is the conceptual model of the study. Tapos pangatlo po yung statement of the problem. Tama po. Nabanggit ko yun sa pagpipresent na. Sa pagpipresent na. Pero actually, in real process, bago ka makabuo ng title, dapat meron ka munang final na IVDV. Kanina ka pa ba nandyan or kapapasok mo lang? Kanina pa po, Doc. Alright. So, ang nabanggit ko kanina, mabubuo mo lang yung... Kita mo ito, ngayon ko lang tinipe ito. Oh. Ibig sabihin, ito ay dapat manggagaling sa IVDV. Yung proseso ha, ng paggawa ng research. But the presentation, dapat mauna yung title bago framework, bago type, bago statement of the problem. So, pag nag-submit kayo sa akin mamaya, mauuna yung title bago yung figure 1, bago yung statement of the problem. Okay po, Doc. All right. Pwede, sige. Ngayon, you open your ano, your GC. Ibinigay ko doon yung EBSCO host kasi ang WCC ay walang sariling EBSCO host, di sila nag-purchase pa. Pero what I did, ang ipapagamit ko sa inyo is yung sa Mekawayan College. Kasi I'm also teaching in Mekawayan College. They have one. So kailangan nyo lang pumunta dyan sa website na yan. And then ipasok nyo yung username, Graduate School Live. And then password, hashtag MCLibrary2020. Pag napunta kayo doon sa EBSCO host, saka kayo maghahanap ngayon ng mga topics. Maghahanap ng mga literature rather na gagamitin nyo for your paper. Any more clarifications? Maliwanag po ba yung magiging assignment natin na to be submitted this afternoon? Sir, question po. Question. Yung sa employees moral, pwede po yan sa ibang DB, independent variable. Pwedeng ulitin. Yan. Pwedeng maging ano? Pwede pong ulitin. Na maging dependent. Apo. Parang pwede yung kopyahin. Basta walang kaparehas. Ano po? Basta po walang kaparehas. Basta walang kaparehas. Kasi sinample ko yan eh. So hindi na siya uulitin. Okay lang naman ulitin. Sabi ko nga, basta walang kaparehas. So browse nyo sa GC kung wala pang ganyang topic. Kung wala pang ganyang topic, edi swerte nyo. Kasi nakapag-suggest ako ng possible topic. No? Doc, nito po yun ipa-approve, Doc. Yung alin? Kung halimbawa, Doc, kasi ako ngayon pa lang sana magbibigay ng IBDB. Di ka pa nakapag-post doon. Opo. Ako kasi nabasa ko lahat, hindi ko naman alam na hindi pa lahat pala nakapag-submit, no? Opo, hindi pa po lahat, Doc. Yes, sir. Bakit? Sir, si Cora po. Nag-question kasi ako, sir, doon kung magiging specific kasi nga napansin ko
medyo broad yung mga variables po, sir. So may possibility na pwedeng magkapareho kami ng mga variables. Kaya nagtanong po sana ako kung magiging specific dun sa mga variables para hindi talaga magkakapareho. So yun po, sir. Kaya hindi ko pa na-submit yung proposals ko, sir, for the variables. Kasi ang aking instruction lang that time is to post your IV and DV and then I will comment. No? Kasi mahirap mag-discuss sa GC. Opo, sir. Mahirap mag-discuss and I am not a typist, no? I mean, I'm not a fan of typing. I'm more of talking than typing. Less response ako sa chat. Pero dito sa sa written chat. Pero yung oral discussion, mas prefer ko kasi mas napapaliwanag ko. Kaya nga sabi ko kanina, I read, for those who posted, I read your IBDV. They look okay. You may begin with that IBDV already. You may, if you want, you can still modify, you can still further improve. Pero so far, yung mga nakita ko is mukhang acceptable naman na para sa akin. Sir, mag-forward na lang po kami today para ma-guide nyo na lang din po kami before we can proceed with the assignment for today. Oo. Yung assignment for today, ay bubuo na nga kayo ng tatlo eh. If you were listening, sabi ko kanina, may IBDV na kayo. Ay, kung wala kayo, kaya lang di pa kayo nakapagpa-approve. Ano? Oh, sir. Yung mga hindi pa po nakapag-forward sa inyo. Yun ang problema ko. Magdo-double work ako. Kasi kala ko nasa step, nasa next step na ako. Wala pa pala kayo sa step one. Hindi po. Dok, hindi pa po yata lahat nakapagbigay. Ayun nga eh. That's, okay lang po ngayon na, Dok. That's my problem. I was akala niyo lang hindi ako nagbabasa, pero nagbabasa ako, hindi lang re-respond doon. But I was reading what you have been posting, no? So yun. Kaya nga, ito na yung naging idea ko. Nakakita ko na ako ng IBDB doon. Ito na yung next step. Ang tagal na nun, ha? Ang tagal na ng huling meeting natin, ha? Do not tell me na... Dok, sure sa akin po, may kapareho po, Dok. Eh di kaya nga, di sana nag-isip ka na ng ibang topic. Ngayon po, Dok, meron na. Okay na. Kaya talaga? Ang tagal na nun, ha? I thought talagang na-miss yun na ako sa tagal natin hindi nagkita. Yung pala, hindi nyo pa rin nagawa yung assignment ninyo. Di ba, Ali? Pag di kayo kasi, patapos na tayo and most of the activities na gagawin na natin ngayon would be asynchronous. Ibig sabihin, yung mga research designs, yung methods, ay makikinig na kayo ng recorded video doon sa YouTube channel. Tapos na ako sa asynchronous sa inyo. Kaya nga, magpapasubmit na ako ng final output and the final output is this one, yung pin-resend po kanina. All the rest, kayo ay mga professionals na at may mga positions sa iba't ibang organizations who are very good already with minimal supervision. The rest of the topics will be done through asynchronous learning. Ibig sabihin, papakinggan nyo na lang yung lecture kaysa naman ulitin ko pa yun. No? Kaysa naman ulitin ko pa yung available na lecture. No, isang beses ko lang ginawa 'yon, yung inulit ko, pero hindi ko na ulitin kasi that's the purpose of asynchronous learning. Kasi nga ang purpose ko ba't ko kayo minute dati para magbigay ako ng assignment. And ang purpose ko ng pagdi-discuss ngayon is para ibigay sa inyo kung anong final output nyo for this subject. Ito 'yon, yung pin-resend ko kanina. Sana na-picturean ninyo yung sa mga sample ko. Before I answer further questions, paki-hold muna yung question ninyo. I'd like you to be guided on how you are going to download articles, no? Actually, ito yung website ng EBSCO host. Ayan. Oo. So yan yung EBSCO host, nakikita nyo ba? Kakailanganin nyo ng user ID
and password. Ito, nung nasa Lakupa ako, ito yung ginagamit ko. Wala na yan. Ayoko ninyo nang gamitin. Gamitin nyo yung sa May Kawayan College. Nakita nyo na ba sa GC yung ID and password? Apo, Doc. Oh, very good. Very good. Mm. So, kung nakita nyo na, yan yung ID and password. You just have to enter the ID and password. And then later on, you will be led to this page. There are so many databases that are found in that EBSCO host. You just select all of them. Select all. Kaya mangyari, mache-check yan lahat. Kesa isa-isahin nyo pa lahat. Mula A, B, C, D hanggang Z yan. No? Kompleto yan. And then after checking all of them, you click continue. Ito, you click continue. And then you will be led to this page. Halimbawa ko, ang hinanap ko dati is teaching strategy and student achievement. Parang gusto kong malaman kung yung achievement ba ng estudyante ay may kinalaman sa teaching strategy. So ang hypothesis ko dito is teaching strategy does not significantly affect the student achievement. DV, student achievement. Because achievement of the students is multifactorial. Maraming factors kung bakit natututo ang estudyante. One of them is the teaching strategy. So yun ang IVDV ko in this example. So yun, pagka tinype mo yung teaching strategy and student achievement, meaning to say, ito yung IV mo, teaching strategy, ang DV mo ay student achievement, yun lang ay tatype mo, nothing more, nothing less. Kasi pag tinype mo yan, at in-enter mo, click mo tong search icon, you will be led to this page wherein you will be given example for this article, 345. O ilan lang ba pinapahanap ko sa inyo? 50 lang. And 300 yan, dami yan. So walang rason para sabihin niyo sa akin na wala kayong makitang ano, literature, kasi napakadaming literature sa EBSCO pa lang. Meron pang DOAJ later on, papakita ko sa inyo, no? So yan, that's one of the examples of article. Maganda diyan, may PDF full text. Pwede mo siyang download. Kaya mo siya pwedeng i-download kasi nagkaroon kayo ng free access. Pero ang EBSCO host po, binabayaran ng school yan, $500,000 a year. E swerte nyo, binigay ko sa inyo ng free access. Hindi nyo na kailangan pumunta kung saan sa ang library or online sites, websites. Yung PDF na yan, full text, pwede mong i-download at pwede mong i-save sa iyong cellphone, sa iyong laptop, sa iyong tablet, sa kahit anong Android phone. Ibig sabihin, wala nang rason para hindi magbasa ng literature. Kahit nasaan ka, anytime, anywhere, pwede kang magbasa ng literature. Ayan. So napakadami, ano? Teaching strategy on the academic performance, academic achievement. Napakadami niyan. Tapos pag dinownload mo yan, ito yung sample, you know, the effects of multiple intelligence teaching strategy. So ano yung keyword? Teaching strategy on the academic achievement. So nandiyan yung hinahanap mo kasi nandiyan yung IV, which is teaching strategy, at nandiyan yung DV, academic achievement. Ito yung mga 10 to 12 pages lang. Hindi mo babasahin lahat. Dito ka lang muna sa abstract. Itong maliit na part na to, nakikita ba yung arrow ko? Ay, sorry. Nakikita niyo ba yung arrow ko? Nakikita niyo to? Hindi. Opo, Doc. Opo, Doc. Ayan. Ito lang po ang babasahin. Ito muna. Kasi nandyan ang findings. No? So, ano yung content ng abstract? Apat yun. Isa-isahin ko para alam ninyo. Nandyan yung introduction and objective of the study. Nandyan yung methodology of the study. Nandyan din yung findings and conclusions. Apat, introduction and objective of the study, methodology, findings, conclusion. Ano yung pinapabasa ko sa inyo? Ano yung pinapahanap ko sa inyo? Para magkaroon ng blind spot or blank spot.
Nakalimutan agad. Critical findings. Findings. Very good. So, ulitin nga natin ano yung apat na components ng abstract. Introduction and objective. Methodology. Findings. Conclusion. Okay. Nasa pangatlo yung findings. So, nandito lang yun. Nandito lang yun sa part na yun. I'm sorry. So, kahit basahin mo yun, napaka-iksi lang yan. Yung findings niya nasa third, baka nasa third statement, third sentence. Nakuha nyo? Kaya akala nung iba, overwhelming pag sinabi 50 researches ang babasahin. Hindi ka magbabasa. Teka lang, may maingay. Okay, pakimute naman po ang inyong, ano, yung inyong audio. Kasi yung tahol lang aso naririnig ko. Sakit sa lalamunan. Ito lang ang babasahin ninyo, abstract lang, ano? Akala nung iba, pag sinabing 50, overwhelmed na kagad, takot na kagad mag-research. Eh, finding lang naman ang hanapin or findings, no? Findings. You look for the findings. Nandito lang siya. So, hindi yung pababasahin yung lahat ng full text ng paper. Abstract lang, makikita mo na yung findings. So, ano nga hanapin? Conflicting findings. Kung nagkakaiba-iba yung findings nila. Nakuha niyo po ba yun? So, yun ang advantage ng ating literature review. So, in summary, for this morning's activity or lecture, literature review is very important. You need to review a lot. Di ko lang mailagay rating 50 articles. 7 lang nalagay ko. Literature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat po kapag pumapasok kayo sa Zoom po, naka-unmute kagad kayo mga kapatid. Para namang hindi professionals ang mga kausap ko. Kada papasok sa Zoom ko, eh napaka-iingay ng audio. Last na lang po, i-kick out ko kayo sa aking Zoom. Final warning na po. So ang gagawin is you need to read a lot of literature. No? And then after reading a lot of literature, that's the time na makakakuha ka ng mga findings or claims. Ito na yung mga findings. And it is important that the findings or the claims are based on evidences. Kaya dito, ulitin ko kay Sir Alan na hindi to pwedeng according to yourself. Parang how will I satisfy my customer? No. Hindi ikaw magbibigay ng indicators ng satisfaction. It is the literature who will give you the evidences or the content of your instrument, not yourself. Kaya mahalaga na magbasa. So ang kailangan nyo na lang magbasa at magbigay ng time kasi binigyan ko na kayo ng access. So tingnan nyo yung icon na nabubuo. Kapag tama ang ginagawa ninyo, napakadali ng research. Oh, hindi kayo sisimangot. Ano bang icon na nakikita ninyo? Naka-smile po. Naka-smile. Oh, see? Kasi tama yung ginagawa ninyo. Dahil ngayon, alam nyo na pala na ang research ay scientific siya. Hindi siya based on your own experience at hindi rin siya based on your own opinion. It is always evidence-based. Hindi kayo makakapagsulat kung hindi pa kayo nagbabasa. So kaya kailangan, bago nyo sabihin kung paano nyo isa-satisfy yung clientele ninyo, magbasa muna kayo ng mga indicators ng satisfaction, hindi based on your own opinion. Sir Alan, is that clear po? Yes, sir. Clear po. Maraming salamat. Another way of looking for literature is you go to DOAJ. Before I entertain question, tapusin ko na tong aking discussion. DOAJ. So ang gagawin mo lang, if you would like to look for DOAJ, you go to Google website.
Kita niyo yung Google website? Can you see my screen? Yes, po. Yes, Doc. Yes, Doc. I-type niyo sa search engine, DOAJ. Ayan, DOAJ Journals. Ito yung ibig sabihin nun, no? Directory of Open Access Journals, DOAJ. Kung kita nyo, pag kinlik ko yan, Directory of Open Access Journals na yan, itong part na to, ayan. Ayan, no? Napakadami na journals. Tingnan nyo. 5,990,598 articles na makukuha ninyo. No? Halimbawa, article, saan nga hanapin nyo? Click nyo lang yung article. Tapos, let's say type more, organizational culture. Sample lang ko lang. Tatry ko lang kung may lalabas ng mga literature dito. Culture and organizational culture and employees performance. And then in all fields, check natin. In all fields, title of the all fields na yan. Para lahat ay pwede makuha. And then search. Click mo yung search. Ayun. 380 indexed articles ang meron. Yung topic na yun, yung mga titles, oh. Yan yung mga titles na related doon sa ano, doon sa topic na in-enter ko. Did you get that? Ha? Nakuha niyo po ba? So meron kayong EBSCO host na meron kayong free access, hindi kayo magbabayad. Na dapat kadalasan yung binabayaran yun, pero hindi na kayo magbabayad. At meron pa kayong Open Directory, yung Directory of Open Access Journal or DOAJ. I am now going to entertain the question, any question from the group. Miss Olivares. Olavides rather. So, good morning po. Good morning. So, ano yung activity po natin for today? Diba sabi niyo po, ipapas po namin siya. Today din po ba? Opo. Okay, so may paano po namin ipapasa, Doc, sa GC or mag-meet po ulit tayo later? Ipapasa nyo yun. Mag-assign ako ng isang responsible person from the group na pwede kong pagsama-samay. Nabawa, maka 2 pages kayo. Bawat submission, lagay nyo muna ng name ninyo, full name, and then program. And then title, framework, statement of the problem. Tapos, kung sino man ang ma-assign ko, pagsasama-samahin lang yon. Baka kung naka 2 pages kayo, kayo yung nasa first 2 pages. And then next page, another student. Third page, another student. Ano lang yun, i-collate lang nung ma-assign ko. O, sino gustong mag-volunteer na mag-collate? Or para hindi pa kayo mahirapan, yung references, wag muna. Kahit to follow na yung references. Para yung references is another activity yun. Kasi magda-download pa lang kayo, maghahanap pa lang kayo ng literature eh. No? Maghahanap lang, Miss Olavides, nasagot ko ba yung tanong mo? Dok, salamat po, nasagot po. Thank you. Don, nagtatas ka ng kamay mo? Nag-volunteer ka, Don? Na ikaw magkukulate? Doc? Yes. Teka lang, Sir Alan. Ay, okay. Yes, Miss Rodriguez. Kanina ka pa na nagtatas ng kamay? Opo, Doc. Tatanong ko lang po yung dun sa ano, sa yung conflicting findings. Kung halimbawa po, lumabas yung kunwari 340, kagaya nung pinakita yung sample. Kung 340, 50 lang po yung pipiliin namin.
babasahin namin. Tama po ba? Tama. Tapos kung dun po sa 50, meron na kaagad siyang conflicting na 20, kunwari. Hindi na po siya okay o pwede pa naming ituloy dun sa iba. Halimbawa, di ba 50 lang po yun. From 60 to 340, pwede pa po kami ulit dun kumuha? Hindi na po. 50 minimum, pero pwede kayong lumagpas sa 50. Ah, okay po. Hanggang sa masatisfy po kung okay siya or hindi. Hanggang sa makahanap kayo ng conflicting findings. Okay po. Halimbawa, sir, 10 lang yung nag-disagree. 40 nag-agree sila. O conflicting findings pa rin 'yon. Basta meron lang kumontra na finding. Ano na po 'yun, Doc? Start na po ulit sa panibagong topic. Kailangan na po ulit ng bagong IVDV. Hindi. Sinasabi ko nga, kahit nga konti lang, ay pwede na yun, blind spot na yun. Okay po. Wala man akong sinabi magpapalit ng IVDV. Sinasabi ko, you have the IV, kahit halimbawa 10 lang yung nag-conflict sa 40. Kasi para magkalaban yan eh, dalawang grupo. Yung isa nagsasabi, may influence yung IVDV sa isa't isa. Yung isa naman, walang influence. Kung halimbawa, yung walang influence nagsabi ay 10 or 5, tapos 45 nagsabi ay merong influence, conflict pa rin yun. Hindi ka magpapalit for as long as may makita kang kumontra. Ang kailangan lang may kukontra. Pag walang kumukontra, walang conflicting findings yun. Walang blind spot yun. Clear? Okay po, Doc. Salamat po. Sige. Ang tanong ngayon, isa sa bit within the day ay sino ang pwedeng mag-collate? Pag walang nag-volunteer, mag-assign ako. Yan na lang 'yon, naka-X, naka-Word file. Word file tapos double space. Siguro kaya na 'yon ng kaya na ng one page 'yon. Yung kanina in example ko. Kaya na ng one page siguro 'yon. O kung mahaba, tinamdan ako lang ha. Kaya na ito ng one page. O kung malalaki ang, pero 12 lang. 12 ang font size times New Roman and then double space. No? Short lang. Pero hindi piprint ha. Short lang yung pagkakasave. Sino ang gusto mag-volunteer? Bibigyan ko ng plus one. Magko-collate lang. Wala. Gusto mag-volunteer. Kasi alam nila yung plus one eh. Yung, kung magpa-flat one ka, plus one magiging dos eh. Iba ang meaning ng flat one eh. Sige sir, ako na yung magko-collate. Sino yan? Sir Alan? Yes po. Sige, maraming salamat po. So ganito ang gagawin ninyo. Isasubmit nyo sa GC natin yung inyong output. And then si Sir Alan, ang gagawin niya, kukunin niya yung mga sinabit ninyo at pagsasama-samayin niya sa isang Word file. At ang file name na gagawin ni Sir Alan is MPA Research Output. Pangkalahatan na yung isasabit niya sa akin. Yung sa inyo, lagyan niyo ng pangalan ninyo. Gawin yung full name ang ilagay niyo doon sa title or Word file name niyo para alam ni Sir Alan kung kanino galing. No? Yun ang magiging title ng inyo, magiging file name ng Word ninyo, Word file. Tapos si Sir Alan nag-volunteer na. Thank you, Sir Alan. Don't worry, hindi kita makakalimutan. Pag dumating yung pagdating yung paayuda ng PhilHealth ay ay, hindi pala. DSWD pala nagpapaayuda. So yun. Bigyan niyo ako ng time kung kailan niyo masasubmit. 5 p.m. pwede na. Sir, pwede hanggang 7 or 8? 7 p.m. 7. Dok, masyadong early.
email po ba? I'm sorry? Email po. Ay, naku, madam, sabi ko sa GC lang. GC lang po. Ah, kahit naka-Word, okay lang. Opo, nakapag-submit ka naman ng Word file sa ano eh, sa Messenger eh. Para hindi na kumalat yung documents nyo kasi pag sa email ko pa, ang dami naman na email ko, mamaya hindi ko pa makita yun eh. Doon na lang, para paghahanapin ko, doon ako pupunta sa GC natin. Okay po, thank you. So may tumawad, alas 7 daw, Sir Alan. sige, presyon din po, Sir Alan. Tawad lang ng tawad. The farther, the better, sir. The farther, the better. 7:30 daw. Yes, Doc. Wala pa po kasi kaming experience dyan. Baka pwedeng the following day na. Yes, Doc. Baka pwede bukas. Ah, bukas. Monday. Masakit po sa rumbunan, Doc. Please. Doc, please. Medyo ano, madugo. Paano madugo? Binigyan ko na nga kayo ng example. Hindi pa kayo magbabasa ng literature, ha? Take note, ha? I-flash ko nga ulit yung aking sinasabi. Hindi pa kayo magbabasa ng literature. Another, ano yun? Another assignment yun. Ito pa lang gagawin ninyo. Yung ginawa nyo, pinropose yung IBDB. Yan. Yan pa lang yun. No? Then gagawin nyo ng title. And then gagawin nyo ng problem. Ayan na, oh. Kung na-picturean nyo yan, sana pinipicturean nyo para ano, para may sample kayo. Doc, pwede pong pa-share yan sa GC? Ito, hindi pwede. Itong, kasi full paper to eh. Doc? Picturean nyo na lang ito, oh, a game. Oh, picturean nyo na. Melby, pwede pa picture po, tapos pa-share na lang sa GC? Doc, wait lang po, picturean mo na. Sige, Sir Alan. Okay po. Kasi full paper na yan eh. Chapters 1 and 2 yan eh. Hindi ko pwede i-send sa inyo lahat yan. Doc? Yes po. Doc, na banggit nyo kanina yung mga sub-IV natin. Di ba manggagaling to sa literature? Kaya nga sabi tama, ko. Tama po yung pagkaintindi ko. Tama. Kaya sabi tama. Ko, sa isasubmit ninyo, pwedeng wala mo ng sub-variables. Ah, okay. Tapos in the future, habang nagbabasa kayo ng literature, pwede na lang i-enhance. So yung figures namin, Doc, yung IB lang, tapos DB at saka yung arrow. Yes po. Wala na muna itong mga... Wala muna sub-variables kasi sub-variables. Hindi pa kayo nakapagbasa ng literature. Kailangan yan galing sa literature at dapat kasi, may questionnaire kayo nakita. Yun yung nakakaano kasi paano namin Doc, gagawin na yun. Pwede yung pababa yung next page. Ha? Pababa po yung next page po para mapicture. Next po page? Po. Okay. Pasensya na po. Thank you po, Doc. yung title okay na? Na ano niya na? Apo. Kanina ba nakasama na sa title yung picture? Ayan yung title. Yan muna. Para mamaya puro statement of the problem na lang. Nakuha nyo na? Hello? Yes, Doc. Apo, Doc. Apo, Doc. Okay. Statement of the problem tayo. Para ano siya? Para ito try kong isolo siya. Para isang ano lang siya. Isang page. Ay, hindi kaya. Wait lang. Yung references, wag muna. Kasi di pa naman kayo, baka di pa kayo makapagbasa. Ay, sobrang liit. Siguro ano, ibalik ko na lang mag 2 pages na lang yung statement of the problem. Readable pa rin ba? Yes po, Doc. Yes po, Doc. Sinum naman po, Doc. Ah, sige, ayan mo na. Sige, first page ng statement of the problem. Okay na? Nakuha na na? Apo. Alright. Second page.
Okay. Hey, Doc. All right. Okay, all right. Adi, sige. I'm done. Doc, question po. Doc, since naka-record naman po ito, tapos may mga classmate pa po kaming wala pa dito sa sa Zoom. Saan po pwedeng makita yung recordings po nitong sa GC ninyo? Ha, isa-send na lang po sa GC. Opo. Okay po. Thank you po, Doc. No problem. Doc, ano, kailan na po yung deadline? A deadline. Sige, tomorrow. Thank you, Doc. Thank Salamat you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you, Doc. Mga 12 noon. Apo, Doc. Apo, Doc. Okay na po, Doc. Pwede na. Okay right. po. Thank you so, po. Thank pero 12 noon, Sir Alan, dapat na sa akin na yon. Nasa GC na yon. Yung ano, yung MPA as a whole. Yes, Doc. All right. Okay. Sige. Guys, submission natin is ano ha? 10 o'clock in the morning. Kailangan na nandun na sa GC lahat. Yes, sir. Okay po, sir. Okay, thank you. Doc Alvin, Doc ano, may approval. Doc Alvin. Yes. Sino yung nagsalita? Nag-send po kami sa GC ngayon. Sino yung nagsasalita? Si Melvin. Melvin po. Ah, all right. Ah, sige. Nag-send po kami for approval. Thank you, Doc. Okay, sige. All right. So, meron pa bang katanungan? Kasi I'm done. That would be all. Salamat, sir, sa answer. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Salamat po, Doc. Okay. Wala lang po, tanong. Thank you po. For your output. And good luck sa inyong paggawa ng inyong initial paper. Actually, initial pa lang yan. Kasi the second part would be reading the literature. No? Yes, so, mag-uumpisa na yung asynchronous learning natin. Magpo-post na ako ng mga videos for independent learning na yun. Kasi graduate school ito, hindi lahat ay kumbaga isinusubo. Kailangan you also find time to search, to read, and to make sense of what you read. And bibigyan ko naman kayo ng mga sample lecture materials. Video materials. Nang gagawin nyo na lang is papakinggan nyo na lang. No? Ito. Kasi alam ko, dapat by next week matapos na tayo. Kaya nagpiprepare na ako ng aking grades na ibibigay sa inyo. Para naman may basis ako ng grade, at least yung isasubmit nyo na yan, pagbutihan nyo yan, kasi that will be my basis for your grade. Kasi yung mga isama sa basis ng grade yung literature review or hindi na? Or magsasubmit lang ng literature review pero hindi na isasama sa grading system? Huwag na, Doc. Huwag na, Doc. Masakit po sa ulo. Kasi baka mapahamak pa, no? Okay na yun. Okay na mo, Doc. Hindi po namin kakayanin, Doc. Okay, talaga. Yung tagal-tagal nyo nagbakasyon, ilang araw tayong, isang linggo rin tayong hindi nag-meet, dalawang linggo yata. Akala ko pa naman, talagang pinagtrabahuhan niya yung IVDV niya, yung iba pala, hindi pa pala nagtrabaho. sige, kung wala, okay lang. Kung wala na katanungan, ay may meeting pa kasi ako ng 12. No? Yes, Doc. Sige wala nang tanong. Thank you so much for your time. And I will be waiting tomorrow for your output. Goodbye, everyone. Yes, bye goodbye, Doc. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc.